Sa pilitan ng inililikas sa mga residente sa Barangay Rio Hondo sa Zamboanga City, alamin natin ang sitwasyon doon. May report si GMA News Stringer JV Francisco. JV? Yes, Maris, alam mo kanina nga mga alas 10 ng umaga nang matanggap ang mga residente ng go signal mula sa kanilang barangay officials na makalabas na rin sila sa Barangay Rio Hondo at Mariki at pwede silang pumunta sa mismo evacuation center. Kanya-kanyang gamit ang inilikas nila, pati na rin kanilang mga mag-anak dito sa Barangay Rio Hondo para makalabas lang. Dahil ayon sa kanila, 5 araw na daw sila na nandito lamang sa loob at karamihan sa kanila hindi pa kumakain at pahirapan na rin ang pag-inom ng mga supply ng tubig dito dahil ayon sa kanila walang pumapasok na supply mula dito sa mainland ng Zamboanga City papunta doon sa kanilang barangay Rio Hondo at Mariki dahil pinagbawalan daw mismo ang militar dahil nga sa presensya ng mga MNLF doon sa lugar nga nila. Ayon kay barangay chairman ng Mariki, si barangay chairman Tulawi, na nandun lamang sila sa kanilang mga bahay at barangay hall. Meron sa kanila, pumunta na rin sa kanilang mga paaralan doon, pero hanggang ngayon hindi pa rin klaro sa kanila kung bakit kailangan pa daw i-inspeksyon ng militar ang kanilang mga gamit paalis na nga ng Barangay Rio Hondo at Mariki at papunta nga sa mga evacuation center, Marie. JV, sila yung mga unang napaulat na naiipit sa kanilang mga tahanan at hindi makalipat dun sa mga evacuation center? Yes, Marie, sila na nga kasi dito talaga sa barangay nila kung saan pumasok ang unang grupo ng MNLF. So, kaya hindi na rin sila nakalabas mismo ng Barangay Rio Hondo at Mariki dahil nga sa nandun na rin ang puwersa ng militar at sa kabila ng mismong isla na yon, nandun din ang tropa, ang grupo ng mga MNLF noong Monday pa ito, Marie. May sapat bang mga sasakyan para madala na silang lahat sa evacuation center? So far, ang nakikita ko ngayon dito, puro yung mga motorsiklo nila, yung mga PUJ galing mismo sa loob ng Rio Hondo ang ginagamit ng mga residente. Habang may mga pribadong sasakyan at truck na rin mula sa evacuation center doon sa grandstand ang pinapadala dito para ilikas nga itong mga residente papunta doon. Alam mo, Maris, problema na rin ngayon ng local government kung anong paaralan ang pwede rin nilang buksan para i-accommodate itong mga evacuees dahil doon pa lang sa mismong grandstand ngayon nasa more or less 19,000 evacuees na ang nandoon na ngayon. So inaalam pa nila kung saan nila ipuesto itong mga residente na ngayon ng Barangay Rio Hondo at Mariki dahil nga puno na ang Zamboanga City grandstand sa ngayon. Mm-hmm. May impormasyon ka rin ba kasi may mga nakikita kaming mga evacuees ano doon sa evacuation center na mukhang nahihilo, yung ibang mga bata talagang nagiiyakan. Nakita mo rin ba yung sitwasyon ng mga evacuees doon sa evacuation center dyan sa Rio Hondo? Alam mo, dito sa mismong paaralan nila, makikita mo talaga na marami pa. Meron pa nga doon mga bagong panganak na nanay nandun lang hanggang ngayon dahil hindi pa rin makapasok ang ambulansya. Except na rin yung may mga matatanda na nailabas na nila dito sa mismong vicinity ng Zamboanga City, Fort Pilar. So may mga ambulansya din na kanina nakita namin, pinick up itong isang babae na hinimatay. Pero ayon sa ilang mga residente, may mga pasyente ng kanilang barangay health center, yung mga bagong panganak na nanay hanggang ngayon nandun pa rin at gusto nga nila na makapasok itong mga ambulansya ng gobyerno at kunin nga itong mga pasyente at dalhin sa pinakamalapit na ospital dahil ilang araw na rin walang gamot itong mga tao na to at ang gusto nga nila na alisin na lahat ng mga residente doon sa loob dahil ang tansya namin kanina, ayon sa impormasyon ng ilang mga otoridad, baka may gagawing operasyon din ang militar dito sa area. Kaya rin, pinapaalis nga yung mga residente doon sa lugar ng Mariki at Rio Hondo. JV, hanggang sa mga oras ba na ito, meron pa kayo naririnig ng mga putok dyan at nakausap mo yung ilang mga residente dyan. Ano bang reaksyon nila na nandyan ngayon sa Zamboanga City si Pangulong Noynoy Aquino? So far, ang gusto nga nila, natulungan talaga ang mga taga-Zamboanga. Dahil sa ngayon, hindi pa matcha kung ano talaga ang sitwasyon namin dito at paano yung tulong ng gobyerno sa kanila. Dahil hanggang ngayon,
marami pa rin, patuloy pa rin yung mga evacuation, tapos patuloy pa rin yung mga skirmishes ng mga explosion at mga paputok nga dito sa vicinity ng Barangay Rihondo at Barangay Santa Barbara Marie. Alright, maraming salamat, GMA News Stringer JV Francisco. Ingat kayo dyan.